Good morning, guys. So today, going kami ngayon sa Robinville sa Blossoms, Mali Blossom Festival dito sa mga 1.5 hour drive siguro galing sa town namin. So discuss natin ngayon about sa mga bayad at mga magkano yung salary dito sa Australia. So dito na kami ngayon sa gate at papasok na kami dito sa event at yung dumating kami dito mga 10 ng umaga, so hindi pa masyado lahat. Natapos mag-prepare ng mga kiosk at mga for kids and mga bot dito. So, maliit lang siya na area kasi dati nakapunta na kami dito mga 3 years ago. Tapos parang oval lang siya na maliit. Tapos ito yung mga band na suot namin kasi pupunta kami, sasakay kami doon sa bus kasi meron siyang yung quick tour na bus na pupunta doon sa Blossom Farm for 30 minutes and come back again dito sa same place. So yung isang kasama namin dito nagpa-artificial tattoo lang dito sa isang bot. So ito lang pala yun, yung parang spray lang. So yun, sa atin yung parang henna tattoo, so dito yung spray. So i-discuss natin ngayon yung about sa magkano yung sahod dito sa Australia. So yung kinuha kong source na lang is sa hospitality at saka sa retail. Kasi yung mga ibang mga trabaho dito is related naman sila at hindi naman sila magkalayuan ng sweldo. Yung sa hospitality kasi pag immigrant tayo o galing tayo sa ibang bansa or from Philippines, kadalasan yung mga Pinoy dito o tayo ay napadpad sa mga hospitality na jobs at saka sa mga retail, sa mga mall dito at saka yung normally talaga yung ano eh, yung mga accommodation like yung iba nga nag-cleaning, accommodation, food and beverage, waiter, kitchen hand, chef. So tapos yung mga iba yung nag-manager din. At tapos yung iba din yung mga nagtrabaho sa mall, yung nag ano, yung sa mga clothing shop, sa mga boutique or all-rounder sa ano, basta related din siya sa mga pareho din yung mga sweldohan nila dito. So, as of today, guys, yung source natin is galing to sa Really Fair Work Australia. Ito talaga yung main na accurate at tamang source dito sa sweldohan at hindi sa mga narinig-rinig lang. Pero, syempre, galing din ko sa hospitality, sa katagalan ko dito. Nakatrabaho din ko sa hospitality retail. So, alam ko na rin yung kung gaano yung diferensya ng sweldohan dito kasi wala namang masyadong diferensya kasi iisa, parang isa lang din sila ng ano eh, ng sweldohan eh. Siguro kung may diferensya rin, diferensya din siguro mga dollar-dollar lang, mga more or less $1. So, based sa Fair Work Australia, yung minimum wage ngayon as of January 2023 kasi every financial year dito, yung tinatawag na financial year, nag-change sila, nag-update or nag-change sila ng rules at saka mga pay sa mga employee or yung mga ganyan every end of financial year, which is start ng June. So yung sweldo ngayon as of June 2023, ang minimum wage is $23.23 per hour. So yung $23.23 per hour na yan, guys, is weekday rate siya dito kasi yung sweldohan dito is weekly, yung iba naman is fortnightly or 15 days. Tapos yung 23.23 yan na dollars is weekdays lang siya from 8 hours lang siya na shift from Monday to Friday. So yung gandahan lang dito kasi yung Australia kasi is nagpa-follow talaga sila sa rules at regulations or legal talaga is tama, right is to right talaga ba, na hindi walang chupian o walang ano yung ibubugos-bugos ka lang o anong gawin nila doon. Kasi meron dito na tinatawag na Fair Work Australia or mga ganyang agency ng government na pwede kang makareport, pwede kang yung ma-report mo sila kung may hindi tama yung nakikita ka sa payslip mo na parang hindi tama yung bigayan, hindi tama yung sweldohan, parang mali yung pagtrato,
mali yung basta may ma-notice ka na mali o parang hindi tama or like bullying or any negative circumstances sa workplace mo, pwede mo sila ma-report sa Fair Work Australia dito. So yun lang maganda dito, guys. So yung $23 yun na minimum. So weekdays pa lang siya. So let's say 8 hours pa lang siya na shift. And after 8 hours dito, yung maganda lang kasi after 8 hours, pag mag tumatak naman siya ng pa-afternoon, meron na naman siya loading na for afternoon shift. Tapos may extra naman siya na loading pag tumapak na naman siya sa night shift. So iba naman yung afternoon shift to night and then night to morning shift, yung mga ganyan ba. Tapos except pa doon, kagandahan din dito kasi every Saturday talaga iba naman yung rate. So yung rate dito sa Saturday, ipakita ko na lang dito yun sa screen kung magkano yung sulduhan dito. At based naman sa na-pull up ko dito sa hospitality, kasi dito kasi yung meron silang tinatawag na full-time. Yung full-time naman is 38 hours na shift. So after 38 hours mo ng shift, is considered na yun as overtime. So parang double pay. At dito naman, meron naman tinatawag na part-time shift. Yung part-time naman is yung shift mo is hindi 38 hours a week. Yung parang mga nasa 20 plus a week na lang. It depends sa contract mo na kung anong klaseng part-time na pasokin mo. At may mga overtime din siya. At tapos yung meron dito na tinatawag na casual, yung tulad sa atin yung casual na hindi regular na trabaho. Yung parang malaki yung right nila kasi wala silang mga annual leave, wala silang mga sick leave. Pero yung government ngayon, nag-announce last year, siguro mag-effective yan this year, na yung casual right daw dito, yung casual employee daw dito, magiging same din siya magiging same din yung benefits ng casual at yung mga full-time na meron din siyang mga sick leave at saka yung mga annual leave na mga choices. So kasi siguro doon yung government kasi tulad nangyari sa pandemic, yung mga kawawa, yung mga casual na tao kasi wala silang magamit na annual leave, wala silang sick leave na yung hindi bayad yung na hindi sa trabaho, di tulad sa mga full-time at sa mga part-time na meron silang magagamit doon ng mga annual leave or mga sick leave na pwede nilang magamit during pandemic. So yun yung in-announce sila at siguro maging effective yan this year, anytime this year or barang effective na ata ngayon eh. Pero hindi pa yun masyadong visible talaga na clear information. Based dito sa Fair Work Australia, yung changes na as of August 2023, yung rate dito ng full-time or part-time is $22.61. So yun yung parang weekdays pa lang yun siya, guys, yung Monday to Friday na rate. Kasi iba talaga yung Friday, Monday to Friday na weekdays na rate, iba rin yung Saturday, iba din yung Sunday, at iba din yung mga loading pag tumapa ka ng mga afternoon to night and then night to morning shift. So ito yun siya, guys. Yung rate dito is $22.61 weekdays and then sa Saturday din, ito yung list ng Saturday at saka Sunday kasi iba-iba din. At then iba din yung public holiday. Yung public holiday dito is nagdo-double pay. Based naman sa Saturday rate, yung rate dito is $28.26. So Saturday rate yun siya, guys. From 8-hour shift yun siya. So more than after 8 hours yun siya, it's considered na overtime. So yun yung maganda, guys. At ito naman yung sa Sunday na rate. Sa Sunday rate naman is $33.92. So per hour din siya, guys, sa Sunday. So yun yung maganda din dito kasi every weekend. Kaya yung mga iba gusto mag-pick up ng weekend kasi maganda yung rate. Yung iba nagsisecond job. Yung first job nila, mag-pick up sila sa ibang company. Yung ibang trabaho for weekend. Ibang trabaho din for weekdays. Kasi minsan malaki yung income sa weekend eh. Tapos yung pinakamagaling din dito na malaki na sweldo is pag public holiday. Kasi nakikita nyo man, yung public holiday rate dito is yung public holiday rate dito is nasa 50.87 or double pay yan siya, guys. So double siya yung kung anong per oras mo sa ganyang araw. So double pay yan siya. At iba na naman yun dito sa afternoon shift. So tingnan natin yung afternoon shift.
sa evening shift na naman from 7 PM to midnight. Pag yung kung anong day ka rin nagtrabaho, yung weekdays or weekend, so lagyan mo na lang siya ng $2 extra or $2 point, kung anong rate doon is $2 plus doon sa rate. So yun yung parang 7 PM to midnight na loading. At tapos yung sa midnight to 7 AM na naman, is dagdagan mo naman din, is dagdagan mo na rin siya ng $3.39 sa loading mo naman siya sa per every hour mo. So yun siya guys, yung loading, yung kagandahan ng dito. So yun yung mga sa full time at sa part time. At tapos iba naman din yung sa casual shift, kasi sa casual hindi siya nagdi-deduct sa sick leave or annual leave. So yung right naman ng casual is, yung sa casual right naman is nagbe-base naman siya sa 28.26 per oras. Monday to Friday rate yun siya guys, so 28.26. So Monday to Friday, the same din siya pattern ng full-time at part-time. Pero yung 28.26 na yan is for weekdays na yan siya. Pag Saturday, iba naman yung rate sa Saturday at iba naman yung sa Sunday rate. At saka iba din yung sa public holiday, so like a double pay again. So explain ko naman yung sa loading na naman. So the same din siya yung loading sa night and after midnight. So tingnan natin kung magkano yung bayad sa week, sa Sabado at Linggo. Sa rate naman ng Saturday, sa casual rate, is 33.92 yung rate sa casual. At tapos yung sa Sunday naman, sa Sunday rate naman ng casual is 39.57. So malaki talaga yung casual rate dito. Kaya yung iba nagka-casual sila kumpara sa full-time. At yung sa public holiday naman is nasa 56 plus naman siya yung rate mo per oras. Sa 8 hours mo lang siya na shift. At after dyan, maglo-loading na siya sa overtime. So malaki talaga yung public holiday dito guys. At it depends sa kung anong pay ka, at magdo-double pay yan siya pag weekend, pag public holiday. At the same din siya sa full-time, part-time, kanina discuss natin. Pag lumampas yung work mo sa 7 PM to midnight, yung rate naman ng 7 PM to midnight is dagdagan mo na rin siya every hour ng $2.62 per oras. So dagdagan mo siya ng ganyang amount from 7 PM to midnight. And after midnight naman, from midnight to 7 AM in the morning, dagdagan mo rin siya the same sa full-time, part-time loading na $3.39 per hour din na dagdag sa sweldo mo doon sa loob ng 8 hours. And after 8 hours is considered sa overtime. So yun yung rate ng Monday to Friday based on my explanation. Monday to Friday rate, at saka yung malaki yung sahod sa Sabado, at mas malaki pa yung sahod sa Sunday, at mas pinamalaki pa yung public holiday kasi double pay. Kaya yung mga tao dito nagto-two jobs minsan, yung mga walang, maganda lang dito kasi walang discrimination. Walang, lahat ng tao dito ay level, walang mataas, walang mababa, walang mataas. Lahat dito is pantay-pantay yung pagtrato. Kasi yung mga tao dito nagto-two jobs. Yung mga hindi mo alam, yung dishwasher diyan sa restaurant, nag-o-office yan siya sa morning, tulad ng mga kilala namin or mga puti, hindi man sa Pinoy. Yung mga nag-o-office yan siya, or kahit mataas mo na position sa office during the day, 9 to 5 or mga ganyang shift. Tapos after 5 na yan, mag-dishwashing yan siya sa hospitality. Yung mga 5 or start to 6 ng evening to hanggang 10 or 11 or midnight, yung mga ganyan ba. Yung mga tao dito kasi walang pantay-pantay, walang mababa tingin, walang ay waiter ka lang, ay nanguhugas ka lang pinggan, nagka-cleaner ka lang. Kasi yung mga tao dito, tulad yun din ng iba, nagka-cleaner sa umaga. Kasi yung cleaning ng mga accommodation dito, nagsa-start lang siya sa morning from 8 to minsan nagtatapos yung cleaning for 2 o'clock. Kasi yung check-in time ng mga guests dito is 2 o'clock. So yung
So after niyan, mag-work na naman siya sa ibang company yung tao na yan, sa mga magsa-start mga 3 o'clock, mga ganyan, as iba-ibang mga trabaho, yung iba nga mga nurse, o yun. Tapos may kilala din ko nurse na puti dito, nagtrabaho sa hospital. Imagine mo yung nurse, guys, malaki yung sweldo ng nurse dito. At tapos pagka 3 times a week ata yung sinasabi niya, or 4 times a week, nagtrabaho din siya sa supermarket, yung nag-fill. Kasi meron dito yung mga trabaho na ganyan, ikaw nagre-refill sa mga products doon sa supermarket. Parang 3 or 4 times a week ata yun siya na nagre-refill ng mga stock doon sa supermarket. So yun, yung mga tao dito, ito dalawang trabaho, walang discrimination, patay-patay lahat. Kahit anong edad mo dito, pwede ka magtrabaho, pwede ka mag-work as a part-time, or mag-volunteer kung gusto mong talaga yung mga retired na hindi ka na gusto maging mag-active lang. Yung iba nag-volunteer sa mga okay-okay shop dito o sa mga community shop. So, yun. At sa na-rate na yun, guys, ay hindi po yun kasali yung tax. So, sabi nila malaki yung tax sa Australia. Eh, lahat naman ng country malaki yung tax. At least dito sa Australia, may kita mo talaga yung result ng tax. Lahat naman dito, maganda yung buhay, free yung healthcare, yung mga study, yung mga school, yung mga lahat sa mga halos lahat dito mas parang halos libre at mga discounted. At yung maganda lang dito kasi sa tax. So lahat na yun ang mabanggit ko, guys, ay hindi pa kasali yung tax. So sabi nila malaki yung tax sa Australia. So kahit saang country naman malaki talaga yung tax. Lahat naman may tax. So kagandahan lang dito kasi may kita mo yung tax mo talaga kung saan napunta. Kagandahan ng Australia, free yung mga Medicare, yung mga doctors, lahat, at mga schools, mga kids, mga public school, mga ganyan. So parang kita mo rin na parang ginagamit din talaga sa tama. At saka yung kagandahan din dito, guys, kasi yung based sa sweldo mo, yung SSS mo tinatawag, o parang retirement fund, na tinatawag dito na superannuation fund, yung employer mo na yung magbabayad at hindi na ikakalta sa sweldo mo.